Hello guys, good morning, good evening at mega love shout out sa inyo lahat. So yun na, muli at nagbabalik na naman ang yung lingkod. So yun na guys, at shout out sa inyo no, malamang ay ito naman ay napanood na ninyo. Yung patungkol po dito sa nakawan. Hindi ko alam kung ito ba talaga ay ninakaw o merong kinalaman yung may bahay, no? Hindi ko alam kung ninakaw yung water pump o inutos na kunin. So may galaw shout out sa inyo lahat. So ayun na, hindi na tayo gagamit ng video clip at ito naman siguro na panood na ninyo doon sa YouTube channel ni Kalinga Prab. So ayun na, at nangangahoy sila doon sa bahay ni Mark, no? Yan, wag na natin babanggitin yung pangalan ng isa. Nangangahoy sila doon sa bahay ni Mark. Ay okay lang naman po kung gusto ninyo unti-untiin, utay-utayin na kunin yung mga gamit na ito ay binigay ng mga nag-sponsor ng Kalingap. Wala namang problema po. Kunin nyo kung gusto nyong kunin. Pero, malang po sana ay ipaalam ninyo. Kanino? Siyempre kay Mark. Ipaalam ninyo para hindi naman naghahanap yung bata at alam ng bata kung saan na punta. Dahil ito pong mga gamit na ito, ay ito po ay hindi nila pinunda. No? Ito po ay nanggaling sa mga sponsor ng Kalingap na ikakaiwi. Nagmagandang loob sa kanila. Pero ano po nangyari? At unti-unti yung nawawala. Pero based nga po doon sa video, no? Hindi na tayo kumuha ng video clip. Based nga po doon sa video, kay Kalingap Rab, ay sinasabi po ni Mark, parang, hindi sure, na parang ang suspect yata o ang kumuha yata ay yung kapatid ni mama niya. Parang iniutos daw, di umano, yata, no? Ng mama niya. Doon sa kapatid ng mama niya, kasi tumatawag itong si Mark. Parang hindi iniintindi ng mama niya yung tanong, parang binabaliwala. Ay malamang ay may alam siya dito sa bagay na ito, no, na nawawala yung mga gamit. Ay sila na sa akin, kunin na kung gusto kunin, walang problema, ibinigay na sa inyo yan, kunin nyo. Pero sana ipaalam dito kay Mark, kunin yung TV, kunin yung rep, pati bahay, buhati na yung bahay, dalhin na dyan sa Manila. Diba, walang problema. Dalhin na ninyo, tuklapin ninyo lahat yung yero, pati yung pader. Tibagin ninyo, buhatin ninyo, dalhin dyan sa Manila. Wala namang problema po eh. Kaya lang, para hindi naghahanapan. Ipaalam sana kahit man lang doon sa kapitbahay. Kung wala si Mark, ibili doon sa kapitbahay. Oh, pinakuha ko yung motor. Yung motor pa. Kasi, baka makuha pa ng iba, manakaw pa ng iba. Kaya pinakuha ko muna doon sa aking kapatid o sa aking bayan, o sino man yan. Malang po sana'y ganon. Para hindi naman. Mahirap kasi, baka mamaya magbintang tayo. Yung isang kapitbahay pala kinuha. Diba? Ang hirap ng gano'n na meron tayong naghahalo-halo yung isip natin. Baka mamaya kinuha ni ganito. Kinuha ni gano'n. Diba? Sabihin niyo po kung tama o mali. So ito na. Excuse. Yung loob naman po ng bahay, okay naman. At doon nga daw po naliligo si, natutulog si Mark. At nandun naman yung TV. Nandun yung ref. May lamesa doon. May folding, may double deck doon. Ngayon yung TV, gusto ni Kalinga Prab na pansamantalang kunin muna. Dalhin muna doon sa bahay niya para safe, para baka mamaya ay kung ano ang mangyari. No? At merong magka-interest po na kunin. Mukhang ayaw po ni Mark. Mukhang ayaw ni Mark kasi nasabi niya ay minsan naman daw ay binubuksan niya. Pagka yung siya ay naandoon, ay minsan nga, ay paano nga po kung mayroong makasalisi. Hindi man taga roon, sa kapitbahay nila, mga taga labas. At minsan nga daw po ay may pumunta daw doon na nakamotor. Sino yung pumunta na nakamotor na yan, no? Ay nako, mahirap yung ganyan kasi. Ngayon, doon sa video, hindi, wala tayong kinuhang video clip, no? Panoorin nyo na lang po doon para mapanood nyo yung kabuuan video. May nabanggit po doon si Mark na sinasabi nga ay parang unti-unti na kunin yung gamit. Ay, sige, kunin na lahat. Pati po mga yero, lahat na, pati yung drum doon ng tubig, kunin na po. Kunin na lahat, dalahin na lahat sa Manila, di ba? Para wala nang binabalik-balikan pa. Kasi ang hirap ng yung isip niya, yung isip ng mama ni Mark na andito sa bahay na iniwan. Eh din yung katawan ay malayo, nasa Manila. Di ba? Nako naman. Medyo baka ma-stress pa siya. Kaiisip. Iniisip niya yung bahay, yung mga gamit. Yung katawan niya na andon. Di ba? Paano? Baka hindi pa makatulog yan. Kaiisip. Kunin na lang po lahat ng mga gamit. No? Dalahin na. Pati mga tiles. Kung makukuha nila. Di ba? Tuklapin nila na makuha nila ng maayos ang buo. Itali na. At yun ay mapapakinabangan pa po. Kung sakali sila magkakaroon ng bahay. Maayos. Mapapakinabangan ang mga gamit na yan. Kesa magkawala po at makuha pa ng iba na tagalabas. Hindi ron sa tagalooban. Di ba? May umaali-aligid na motor. May pumupuntang motor. Sino yun? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Baka mamaya po yung try kahit pasabihin yan ay sira. Hindi po yan sira. Ang sira lang po yan ay yung gulong.
Yung kahapon na trike, magkano po ang kahan ng trike? Naglalaro po yan sa 6,000, oh. Pinakamura na po yan, nasa 4,000. Pero yung gulong po, yun lang may depresya. Di ba? E tapos ngayon, nandun lang. Nasa isang nakabagna lang din sa ano, sa gilid ng bahay. Eh kung ito ba inaayos, mapapakinabangan po ito. Ngayon, kung ayaw nyo namang gamitin na yung trike na yan, ibenta na lang sa magbabakal. No? At yung pera ay magagamit. Ilaan ni Mark kung saan pwede si Mark na magbenta-benta online. Di ba? Pwede siya magtinda-tinda ng peanut butter. Naku naman, marami pwedeng paggamitan po ng pera kisa sa mawala na lang at makalawangin doon, inulan at inaraw na doon sa gilid ng bahay. Di ba? Ay sana naman, kung meron yung ganyan na nangyayari na, kung ito man ay may kinalaman dyan yung mama ni Mark sa pagkawala ng water pump, yung motor, kung may kinalaman man siya, malang sana'y ipaalam niya doon sa anak niya, na anak, kinuha ko na yung water pump kasi baka mawala. O doon muna kay tito mo, kay tita mo. Gagamitin muna doon ni tito mo at ni tita mo. Di ba? Kasi nakatimangwang lang dyan. At saka guys, eto, ano pa ang gagamitin ni Mark? Na tubig. Ngayon, wala nang water pump. Wala na yung motor. Ano pa ang gagamitin ni Mark na tubig di yan, di ba? Nandiyan si Mark eh. Bakit pinakikialaman? Eh, tsaka una-una eh, malasana eh, hayaan ninyo. Bantayan lang ni Mark. Nandiyan naman si Mark. Hayaan nyo yung mga gamit yan. At yung mga gamit na yan, ayan po ay pinundar ng mga nag-sponsor dahil sa pagmamalasakit sa inyo noon. Hayaan nyo lang dyan. Bantayan ninyo. Hindi, ito si Mark, lagi namang naandun sa bahay. Eh, huwag naman lasana mag-aalis. At lalo pat merong mga gamit diyan. Ano po? Pag malasakitan ninyo yung mga bagay na ganyan, eh paano? Paano pa mauulit na magpapadala yung mga nag-i-sponsor kung ganyan po ang nangyayari? Ano? Diyos ko po, Mary Joseph, sayang na sayang po yung bahay. Ano nangyari nga po doon sa mga damit? Ano? Ano nangyari sa mga damit? Wala na, nabulok na. O diba? Ngayon, isa-isang nawawala. Ano ang nangyari? Diba? So sana lang sa iba, eh huwag natin husgahan na baka ganito, kinuha ni ganyan, ibinenta. Hindi natin alam kung ano ba ang nangyari at kung sino po ang kumuha dito sa water pump na yun. Pero based nga po doon sa video, sinasabi po ni Mark na parang ang suspect niya ay inutos ni mama niya na kunin ng kanyang kapatid. Yun ang, eh, pero walang linaw na talagang yung kanyang tito o tita ang kumuha. Parang sinasabi niya na baka inutos ni mama, di ba? Sana lang naman ay ipaalam para hindi naghahanapan po. At yung TV, yung ref. Sana lang, Mark, kung hindi ka na mag-i-stay dyan sa bahay at ikaw naman ay minsan lang pumunta dyan, sana sundin mo yung kagustuhan ni Kalinga Prab na alisin na muna yung mga gamit diyan. Iuwi na muna doon sa diet. At least, kung kakailanganin at magbalik kasi mama mo, ay di saka ibalik. Ganun lang kasimple yun. Kaysa sa ganyan at tiwangwang. Walang bahay, may gamit, walang tao. Kung saan ka nagpupunta, hindi mo nababantayan ng ayos. Nandiyan ka nga sa bahay, umuwi ka nga dyan. Pero man lang sana, tingnan mo yung mga gamit na ito ay pinundar ng mga sponsor. Ganun lang po sana, umuwi ka nga. Weekend, umuwi ka, nandiyan ka, hindi mo naman dinatututukan po. Ano, hindi mo natututukan, Mark. Ayan nga, nandiyan kayo nawawalan pa. Hindi mo na malaya kung sino yung kumuha ng water pump o nung motor. Diba? Oh, magkano yan? Sana eh, ano, pahalagahan po. Kasi sa dinami-dami ng nangangailangan ng ganyan, ng nangangailangan ng tubig, kaigin nga at meron po kayong motor dyan, hindi na kayo makikiigib pa. Tapos ganyan na lang nangyari. Naglaho na lang ng parang bulan na hindi na malaya kung sino ang kumuha. Diba? Ay hindi na naitimbre sa iyo. Ni mama mo, hindi mo lang sinabi ni mama mo na tutoy yung motor, pinakuha ko kay ganyan, kay ganito. At gagamitin muna nila o binenta ko na. Malang po sana'y ganun, ipinaalam para hindi naghahanapan. Diba? Ngayon, mahirap manghuhusga tayo, kinuha ni ganon. Eh diba, tayo pa ngayon, nagkakasala. Diba? Alam nyo naman, eh hindi ba iwasan yung mga haka-haka? Sana lang, eh minsan, eh pag kami mga ganyang mga gamit na kukunin, eh ipaalam, para hindi naghahanapan at hindi tayo nagkakasala na baka sa magbintang tayo. Tayo pa yung mapapahamak, mapapasama. Pero yun na nga, at meron nga daw doon pumunta ang nakamotor, eh hindi maintindihan kung yung bang nakamotor na yun, ay sino sila, di ba? O ano ba ang nangyari dito at bakit ay kinuha, yun lang ang kinuha, yung motor na yun. Ano ang purpose? Gagamitin sa kanila, pang sarili nila, kung sino man yung kumuha noon, kung sino man itong kumuha ito, saan nila gagamitin yun? Gagamitin ba nila sa kanila kung meron silang ikakabit na ganyan, na water pump, ano ba tawag dito? Ano ba tawag doon? Water pump nga ba yun, motor? Gagamitin ba nila? Eh pero maling-mali po kahit pa ito'y kinuha nila at gagamitin nila pang sarili nila. Mali po yan kasi hindi po yan sa kanilang gamit. Ito po ay pinundar ng mga sponsor para dito sa pamilya ni Mark, no? Hindi nila dapat pakialaman kahit pa sabihin na kapatid po ang kumuha. Hindi dapat pakialaman kung ito man ay tanggalin doon sa pwesto, sa ibabaw ng Pozo Negro, ipasok sa loob po ng bahay. Hindi dapat dalahin kung saan. Di ba? O ano na magagawin nila dyan?
Kung ito naman ay benta, siyempre napapakinabangan, magiging pera. O, di ba? O, kung ito ay tinanggal, kung ito ay halimbawa, binilin, kunin mo, tanggalin mo doon yung motor. Kasi baka manakaw. Ipasok mo doon sa loob ng bahay. Eh, di ba'y kaganda? Maganda kung ganun. Ay, kaso wala sa loob ng bahay eh. Pero ayun na nga, hindi rin po napasok yung loob ng bahay dahil wala po ang susi kay Mark. Pero sa ganang sakit total, si Mark naman ay nabanggit nga ni Kalinga Prab, tuwing weekend ay umuwi. Ay sana naman, ikaw naman ay umuwi, ay tingnan mo naman yung mga gamit. Dahil yung mga gamit na yan, yan po ay may sentimental value. Nanggaling po yan sa mga nag-sponsor sa inyo, sa mga taong nagmalasakit sa inyo. Pahalagahan natin yung mga bagay na ito ay ibinigay sa atin. Diba? Ganun lang. Huwag nating hayaan na ito ay iyak gaya niya. Mamalay tayo, baka isang araw na naman, TV naman ang nawala, rep naman ang nawala. Susunod-sunod, yero, tukla pa na. Naku naman. Pero ito ang masasabi ko, ano, dito sa bahay na ito, sayang naman po, naabando na. Hindi rin naman tinitira ni Mark. Kasi Mark naman ay kung saan din po napunta na, merong ikang ay nagtuturo daw sila. Siguro doon sa kanya, sa kanilang religion na, sa kanilang religion nga. Eh, ang sa ganang sa akin, hindi rin naman natitirhan yung bahay. Eh, ang pinakadabes po nito ay tuwa ko, no? Para sa akin, paupahan na lang po sa iba. At yung kikitain, hindi. Kay Mark, ano po? Hindi ito babawin ng Kalinga. Paupahan na lang sa iba. At yung kikitain yan, ibigay kay Mark. Ang gastos ni Mark. At si Mark naman ay naandito kay Kalinga Prab at nag-aaral. Ganun lang kasimple yan. Kesa yung bahay ay nababaliwala. Naka-abando na dun. Ganun na lang. Baka, yan, kagaya yan, tagulan. Ay magtataasan yung mga damo sa likod. Diba? Ganun na lang kadali po. So yun na guys, at ako naman, ang pinupunto ko lang naman po dito, wala naman pong problema kung kunin yung mga gamit, kunin na nilang lahat. Pero ipaalam po, ipaalam dito kay Mark, na totoy kinuha na namin yung mga gamit. Baka maghanap ka. Ganun lang naman po kasimple. Kasi nga, marami po ang nagtatanong mga viewers. Siyempre kasi yung mga nag-sponsor tatanungin, bakit nawala yung motor na yun? Diba? Eh kahit naman po ako, ala, yung motor, kinuha na. O diba, sino ang kumuha? Siyempre mapapatanong po. Mapapatanong talaga. Eh yan lang ang pinupunto ko po sana. Eh, kung kukunin, wala namang problema kunin. Kasi yan naman po ay para sa kanila talaga. Eh, binili para sa kanila. Man lang sana ay magpaalam. Para hindi naghahanapan. At mamaya ay magkasala pa tayo. Magbintang pa tayo ng iba. Diba? O yun po yung pinupunto ko. So yun guys, hanggang dito na lang. At kita-kita tayo sa next video. Ingat po kayo palagi. At mega love shoutout sa inyo lahat. Ayun na, bye!